Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ito na po yung pinakahihintay po natin. Nagbabalik at nagbabalik po tayo sa isa pang pag-aaral. Eh kung napanood niyo po yung chapter 1, napakaganda po noon kasi nandun po lahat ng basic knowledge or yung fundamentals na tinatawag natin para mas lubos nating maunawaan ano ba yung essence ng pag-aaral ng Readings in Philippine History. Yung pag-aaral po kasi nito ay hindi lang po natin basta pinag-aaralan kung sino or ano. Ang pinag-aaralan po natin dito ay sumasagot sa katanungan na totoo ba? Totoo ba na yung pinag-aaralan natin makatotohanan or talagang totoong nangyari? Kasi po, ang pinag-aaralan natin dito ay kasaysayan. Kung tunay ba, kasi kung ang pag-aaralan natin ay hindi pala tama, medyo it will lead us to wrong direction. Kung ano ba talaga yung pag-aaral natin, kung ano po ba yung tamang information, no? Okay. So ito nga po, chapter 2, nakapag-post po tayo ng chapter 1 and nakapag-post po tayo ng chapter 3. Kaya nga po may nagtanong, may nag-comment doon sa isa kong video, bakit po walang chapter 2? Nasaan po yung chapter 2? So, pagpasensya na po. So, ito na po, gagawa na po natin ng video. Ito po ay para sa mga first year college students na nag-aaral po ng Readings in Philippine History. Kasi po lahat po ng first year college may subject nito. Kahit anumang kurso ang tinetake mo, if you're taking medicine, criminology, education, lahat po ay isa ito sa mga subjects na kailangan nating i-take. Ano po? So, yun. So, kaya maintindihan natin dito, sana maintindihan natin bakit ba napakahalaga ng pag-aaral na ito. Past is past, di ba? Tapos ng pag-aaralan ng kasaysayan. Kumbaga, bakit pa natin kailangan pag-aaralan yan? Ay, nangyari na yan. Okay. So, kailangan natin maintindihan. Kasi, sabi nga, we can learn from the past. Okay, kung ano man yung nangyari noon, syempre marami tayong matututunan doon. Ano? Sa experience or karanasan ng iba, hindi na natin kailangang i-experience pa yung mga maling nagawa nila. Kumbaga, matututo tayo sa karanasan at sa kamalian ng ibang tao. Ano? At dagdag information na rin para mabuo yung identity natin bilang mga Filipino. Ano? Okay, para meron tayong kaalaman. Ano bang nangyari noon sa Pilipinas? Ano bang nangyari sa bansa natin noon? Diba? So, ito na. Dadako tayo sa pag-aaral na ito. At ito ay tumutukoy sa content and contextual analysis of selected primary sources in Philippine history. Ayan. Nandito na naman yung word na analysis. Ibig sabihin, talagang hindi lang basta natin babasahin kung ano yung teksto na nakapresent. Kailangang alamin natin kung ano ba yung pinaghuhugutan. Ano? At napag-aaralan natin dito, yung i-analyze natin ay yung selected primary sources in Philippine history. So dito rin natin mapapag-aralan ano ba yung tinatawag nating primary sources at yung secondary sources. Okay. So, next slide tayo. Okay. So, sa pag-aaral na ito, ito nga pala yung objectives natin na kailangang ma-attain natin at the end of this video lesson. First, to familiarize oneself with the primary documents and different historical periods of the Philippines. To learn history through primary sources, to properly interpret primary sources through examining the content and context of the document,
and to understand the context behind each selected documents. So, maunawaan talaga natin dito ano ba yung tinatawag nating content and contextual analysis. Diba? Pag sinabi nating content, ito yung laman. Okay? Laman. Okay? Kumbaga, sa isang piraso ng prutas, ang tinutukoy natin halimbawa ay melon, ang tinutukoy natin ay ano bang laman? Ano bang meron sa loob nito? No? Okay. So, pag tinawag nating contextual analysis, maaari pa din nating ma-relate yan sa isang melon na pag sinabing contextual, makikita mo sa melon, bakit nung binuksan mo yung melon, nakita mo yung laman, 'di ba? At nakita mo parang hindi healthy kasi sa halip na madaming laman yung melon, kakaunti lang. Okay? So yung ano ba yung pag-aral ng context? Aalamin natin kung bakit naging ganun ang resulta. Ano ba yung pagpapalaki sa melon na yun? Okay? Ano ba yung naging pataba ng melong yon? Ano ba yung lahi ng melong yon? Okay? Tama ba yung pagpapalaki sa melon na iyon? Okay, ayun yung tinutukoy nating contextual. Ano? Parang ang pinag-aaralan natin dito ay yung background. Okay, parang halimbawa, ikaw, ano, na hindi kilala sa isang lugar at tatanungin ka ng isang tao, saan ka nang galing? Bakit ganun ang tsura mo? Taga saan ka? Parang hindi ka pamilyar. Something like that. Ano? Okay, ang contextual ay yung background. Okay, so yan yung aalamin natin. So, in the previous chapter, dun sa chapter 1, we have discussed the importance of familiarizing oneself about the different kinds of historical sources. And in this chapter naman, napakaraming primary sources na aalamin natin, i-analyze natin. Okay, i-evaluate natin in terms of historical value and examine the context of their production. Okay, so bakit ba natin kailangan pang i-analyze yan? Diba? Okay, ayun yung magiging tanong kasi natin eh. Okay, syempre, babalik tayo sa katanungan na tunay ba at totoo ba yung mga nakasakad sa primary sources na yan. Okay? Halimbawa, ang primary sources ay diary ni Jose Rizal. Okay? So, halimbawa lamang, nasa isang lumang bahay tayo ni Rizal. At sa habang paglalakad natin, nakita natin sa kwarto, kasi parang feeling mo magandang pag-aralan or magandang tingnan yung ano ba yung kinalikhan ni Rizal. Okay, so nagpunta tayo sa bahay ni Rizal, pumunta tayo sa kwarto ni Rizal na kung saan ay ginawa niya or doon siya nangarap, 'di ba? At sa iyong paglalakad, nakita mo yung kanyang diary. Nabuksan mo yung maliit na cabinet, nakita mo yung diary ni Rizal. So ayun yung tinatawag nating primary sources. Okay, yung primary sources talagang pangunahin na isinulat ng tao na nabuhay noon. Okay? Yan, yung primary sources. Ngayon, analyze natin yung nakasulat doon. Yun ba ay tunay? Yun ang nakasaad ba doon ay tunay? Bakit na isulat yun ni Rizal? Okay? So doon tayo ba bubuo ng historical interpretation? Ano? At makakabuo ng statement upang makatulong sa atin na nailarawan kung ano ba ang nangyari noon, okay, in a specific period of time. Okay, so halimbawa napag-aralan natin na yung sulat na pala iyon ay naisulat noong 1872, something like that. Okay, ano bang meron noong 1872? And then mag-aaral tayo ano bang meron noon, halimbawa digmaan,
Okay. Ah, kaya siguro na isulat ni Rizal yung liham na yon, eh kasi ganun. Okay. So, nakakabuo tayo ng ideya upang ito yung tinatawag nating fragmentary evidence. Okay? Nakakabuo tayo ng istorya. Base, okay, nakakabuo tayo ng istorya, hindi lang yung basta gawa-gawa lamang. Okay? Kumbaga eh, meron tayong support evidences. Yung evidences na tinatawag natin, eh, yung mga nakuha nating ebidensya, tulad ng primary sources nga, di ba? Halimbawa ay diary. Okay, na isinulat ni Jose Rizal. Okay? Doon na lamang magkakatalo sa historical interpretation. E ano po yung tinatawag ng historical interpretation? Ayan po yung i-interpret na natin yung primary source na yan. Okay? So, and napakaraming historical interpretation according to this, according to this, according to this. Eh, ang problema dito, nagkakaiba-iba sila ng historical interpretation. Kaya isa pa rin talaga sa issue sa panahon ngayon, eh yung malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Okay, kung hindi man tayo madala doon sa tunay na pangyayari, eh at least magkaroon tayo ng malapit sa katotohanan. Okay? Kasi there is no 100% accuracy or truthfulness sa mga nababasa na lamang natin. Okay? Unless ikaw ay nabuhay noong panahong una. Okay, so ito yung mga sinasabi kong ito ay actually nasabi ko na sa pag-aaral ng chapter 1. Okay? So parang inire-review lang natin or nire-recall. Okay? Para sa mga bagong viewers natin or audience na ngayon pa lamang na nakapanood nitong video ito. Okay? So pagpasensyahan nyo na kasi medyo mahaba yung pag-aaral natin ito. Okay? Actually, nasa 37 slides to. Pero kung if you're really willing to learn, if you're interested to get the idea, okay, sa chapter na ito, ano ba yung kailangan nating matutunan dito? Ano ba yung buod? Patience. Okay, so ganyan talaga pag nag-aaral. Okay, so these primary sources range from chronicles. Eh, ano ba yung primary sources? Yung isa na nga sa ibinigay ko sa inyong halimbawa ay yung diary. Okay, ano pa dyan? Yung mga kabilang. Chronicles, ibig sabihin ng chronicles, eh, parang diary na rin, di ba? Eh, di yan nakasulat yung mga adventures mo. Okay? Halimbawa, okay, dito kami nanirahan sa loob ng isang buwan. Okay? Isang magandang isla na kung saan ay napapalibutan ng mga iba't ibang uri ng halaman. Mga kakaibang hayop. Okay, something like that. Okay, isa yan sa mga primary sources. Ang isa pa ay official documents. Halimbawa ay legal document ng isang kasal or kaya ng agreement, kasunduan sa pagitan ng dalawang hari or sa pagitan ng dalawang notable individuals. Okay? Speeches. Okay, ayun yung mga script na ginamit, okay, para ilahad kung ano ba yung nais nilang sabihin sa nakararami. Okay? And cartoons, yan, cartoons ay kasama din sa primary sources. So, needless to say, different types of sources necessitates different kinds of analysis and contain different levels of importance. Okay? So, yung mga iba't ibang uri ng sources na ito ay syempre nangangailangan ng pagpapahalaga. Ano? Actually, kung meron tayong isang primary source na tayo mismo ang nakahanap, actually hindi ito basta madali mabigyan ng interpretasyon. Okay? So, it will take a year, it will take a decade, it will take time talaga. Ano? Okay. So, kahit na yung mga
bagay na, naliwanagan na tayo ngayon base sa iba't ibang primary sources ay hindi pa rin actually akma or hindi pa rin talaga tama. Hindi pa rin talaga magbibigay sa atin ng 100% na katotohanan. Okay? Hanggat may panahon, magkakaroon pa rin ng pagbabago yan. Okay? Yan. So, ang tanging permanente sa mundong ito ay yung pagbabago. Change is the only permanent thing. Okay? Yan. So, the historian's primary tool of understanding and interpreting the past is the historical sources. Historical sources ascertain historical facts. Such facts are then analyzed and interpreted by the historian to weave historical narrative. Ayan na nga yung tinatawag nating bumubuo ng istorya. Okay? Depende doon sa mga ebidensya na nakalap natin. Specifically, historians who study certain historical subjects and events need to make use of various primary sources in order to weave the narrative. Eh, tayo ba makakabuo ng isang istorya sa pamamagitan lamang ng isang motibasyon? Okay, hindi, di ba? Okay, kailangan natin ng mga karanasan sa buhay para makabuo ng magandang istorya. Katulad lamang yan sa kasaysayan, sa pag-aaral ng kasaysayan. Para makabuo ka ng isang narrative, ng isang pagpapaliwanag sa mga nangyari noon na malapit sa katotohanan, syempre, kailangan mo ng mga ebidensya para katunayan na iyan ay talagang nangyari or syempre malapit sa katotohanan kasi hindi naman talaga natin masasabi na tunay na nangyari yung mga nasa narrative lalo na yung mga nababasa natin sa libro. Kaya bilang mga estudyante, maging matalino tayo, gumawa tayo ng magsumikap tayo na mag or gumawa ng sariling research. Okay, tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi yung basta na lamang tayo magre-rely sa kung ano yung nandiyan, kung ano yung naka-present. Okay, student, you should take note of this, okay? Ay, kailangan maging smart tayo. Okay? So, primary sources as discussed in the preceding chapter consist of documents, yan, memoir, accounts, and other materials that were produced at the period of the event or subject being studied. Okay? So, napakarami ng mga primary sources na maaari nating magamit. Ano? Okay. Ano ba yung accounts? Ayan na din yung tinutukoy nating, tinatawag nating mga diary. Ano? Okay. Ay yung mga isinulat nila, mga karanasan nila kada araw, kada linggo, kada buwan. Okay? Yan. So, using primary sources, meron tayong tinatawag na dalawang uri ng criticism. Ano? Bakit ba natin, ano ba yung criticism na yan? Ito yung isa, external criticism, at saka yung isa ay internal criticism. Okay, pag sinabi nating external criticism, it examines the authenticity of the document or the evidence being used. This is important in ensuring that the primary source is not fabricated. Okay? Pag sinabi natin external, parang ano lang siya? Physical. Ano? Physical. Kumbaga halimbawa, okay, meron akong diary. Okay? At okay, merong isang tao na sabi niya nakakita siya ng diary. Diary ni Jose Rizal. Okay? Paano natin malalaman kung tunay ba 'yon? Okay? Okay, and then tiningnan natin yung uri ng papel na ginamit. Okay? At tiningnan natin kung ano yung ink na ginamit sa pagsulat dun sa diary. Okay? Ano yung
gaano na ba katanda yung papel, ayan yung external criticism. Okay, ayan yung proseso ng pag-criticize sa isang primary sources, external criticism. Okay? Tinitingnan natin dyan kung gaano na ba katanda yung papel. Okay? Para malaman natin, halimbawa, yung nakita nilang primary sources, sinasabing na isulat noong 1872, ngunit yung papel, parang bago. Okay? Parang makabagong papel at makabago yung ink. So, syempre, fabricated na yun. Diba? Okay, ayun yung natawag nating external criticism. Okay? At yung isa naman, internal criticism, ano nga ba iyan? Okay. So, this type of criticism examines the truthfulness of the content of the evidence. Okay? Yan. Ang pinag-aara, ang pinag, ang criticize naman natin dito ay yung laman. Okay? Tama ba? Yung nakasulat dyan or hindi naman kasi natin mababago yung content unless tayo yung gumawa. Okay? Yan. So, however, this criticism requires not just the act establishing truthfulness and their accuracy but also the examination of the primary sources in terms of the context of its production. For example, a historian would have to situate the document in the period of its production or in the background of its authors. In other words, it should be recognized that facts are neither existing in a vacuum nor produced from a blank slate. These are products of the time and of the people. Okay. So, yun. Ito na yung dito na papasok yung content saka yung contextual analysis. Okay? Alamin natin yung laman at yung context o yung background. Okay, bakit nagawa yung primary source or evidence yung iyon. Okay? Iyan. So, the primary sources that we are going to examine are, dito sa chapter 2 na ito, napakarami actually na kailangan natin pag-aralan. Ito yung mga sumusunod. Antonio Pigafetta's First Voyage Around the World, Emilio Jacinto's Kartilya ng Katipunan, the 1898 Declaration of Philippine Independence, Political Cartoons, Alfred Yan, and Corazon Aquino's Speech Before the U.S. Congress. Sabi ko nga sa inyo, kung pag-aaralan natin itong mga sumusunod na ito sa isang video lamang, hindi natin, kumbaga, iaabutin tayo ng ilang oras. Okay? Kaya, sa videong ito, aalamin lang natin, i-examine lang natin yung pinakauna at napakahalaga sa lahat. Ito yung Antonio Pigafetta's First Voyage Around the World. Pag-aaralan natin yung paglalakbay ni Antonio Pigafetta. Sino ba si Antonio Pigafetta? Kasi ang nakalagay dito, first voyage. Okay, around the world. So, ibig sabihin, si Antonio Pigafetta pala ay nakapaglakbay, naglayag sa buong mundo. Okay, alamin natin, saan ba base or ano ba yung pinagbasehan dito? Kung talaga bang si Antonio Pigafetta ay nakapaglakbay at tunay ba yung kanyang naging karanasan? Tunay ba yung mga katangian na ibinibigay niya sa mga nakalarawan sa kanyang mga isinulat? Okay, so alamin natin yun. Okay, so a brief summary of the first voyage around the world by Magellan, by Antonio Pigafetta. So, Pigafetta's work instantly became a classic that prominent literary men in the West like William Shakespeare, Michel de Montaigne, Jean Battista Vico referred to the book in their interpretation of the New World. Yan. Actually, yung
yung gawa ni Antonio Pigapetang ito ay talaga namang naging sikat sa mga sikat na tao. Okay, sa mga notable individuals like the following people. Okay? Eh para kasi ang gustong malaman ng mga taong ito eh ano ba yung meron sa mundo? Ano? Eh syempre kung ang alam mo ay may taong nag na, kung may taong nagbibigay sa iyo ng kaalaman patungkol sa mga kung gusto mong malaman kung anong meron sa mundo. Ano? Eh, di ba? Kapag sinabing first voyage, eh talagang ma-amaze ka na lamang. Okay, paano niya nalakbay ang buong mundo? Saka ano yung mga nakita niya? Okay, ikaw bilang isang tao, makikiyurkiyus ka. Okay, na ano kaya ang meron? Ano? Okay, syempre, eh, bilang isang tao na curious na, na gusto mong malaman ang lahat-lahat, eh, syempre, tatanungin mo si Antonio Pigapetta. Eh, kung hindi mo man matanong si Antonio Pigapetta in person, eh, syempre, pag-aaralan mo yung gawa ni Pigapetta. Okay? Yung isinulat niya. Okay? Patungkol sa first voyage around the world. So, kaya itong mga taong ito, eh, talagang naging sikat sa kanila itong gawa ni Pigapetta. Okay. The first voyage around the world, 1519 to 1522. Okay, so itong librong ito, kung makikita nyo, eh dito nakasaad yung paglalakbay. First voyage around the world. Okay, ni Antonio Pigapetta. So this book was taken from the chronicles of contemporary voyagers and navigators of the 16th century. Ayan, yung mga ito ay hango. Itong librong ito ay hango sa naging paglalakbay ng mga malalakbay noong 16th century. At isa na nga dito ay ang Italian nobleman na si Ferdinand Magellan. Okay? Okay, so one of them was Italian nobleman who accompanied Ferdinand Magellan in his faithful circumnavigation of the world. Yan. So, si Antonio Pigapetta, yung kumbaga okay, sabihin na natin na talagang kanyang kumpanyon sa paglalakbay. Okay? So, yan. So, dapat alamin natin, sino ba yung naging kasamahan ni Ferdinand Magellan sa kanyang paglalakbay? Ito ay si Antonio Pigapetta. Okay? Natanging talagang siya ay nagsulat. Ano, ikumbaga, kung nabubuhay si Antonio Pigapetta, siya ay isang vlogger sa panahon ngayon. Ano? Kasi mahilig siyang mag-document ng mga pangyayari, okay, gumawa ng content sa kung anong meron sa mga nakikita natin ngayon. Okay? Kumbaga, isa panahon ngayon, kung buhay si Antonio Pigapetta, siya ay isang vlogger. Pero since noon ay hindi uso ang vlogger, ang kanyang tanging paraan ng pagdodokumento ay yung pagsulat. Okay, yung pagsulat. Okay, paggawa ng... Kaya napakahalaga na ang isang tao ay marunong sumulat noon at bumasa. Eh, dahil kung marunong kang sumulat or bumasa, eh, makakagawa ka ng isang diary na siyempre malaking maitutulong sa atin upang pag-aralan ano bang meron noon, di ba? Okay, kaya pasalamat tayo na imbento yung pagsulat sa panahong ito. Okay, dahil kung hindi, eh, paano natin mapapag-aralan kung wala tayong, kung hindi natin napag-aralan ito, eh, hindi natin malalaman yung mga salitang balangay, yung mga salitang, yung mga datu. Okay, kasi yung mga words na ito, yung mga konseptong ito, eh ito ay noong 16th century. Ano? Okay. Yan, si ito si Antonio Pigapetta. Okay, so Pigapetta's work instantly became a class with prominent literary men in the West like William Shakespeare,
Michel de Montaigne and Gian Battista Vico refer to the book of the interpretation of the New World. The Pigafetta's Travelogue is one of the most important primary source in the study of the pre-colonial Philippines. Yan. Itong Travelogue na Pigafetta, ikong talagang gusto mong pag-aralan yung mga ang kung gusto mong pag-aralan kung ano ang meron ng Pilipinas bago pa masakop ng mga Hapon, bago pa masakop ng mga Espanyol, eh, ito yung pinakamagandang pag-aralan. Okay? Yung Travelogue ni Pigafetta. Itong ginawang chronicles ni Pigafetta. Okay? So, pag sinabi natin pre-colonial, eh, ito yung panahon na hindi pa tayo nasasakop, nako-colonize ng mga ibang ibang tao or ng mga dayuhan. Okay? So his account was also a major reference to the events leading to Magellan's arrival in the Philippines, his encounter with local leaders, his death in the hands of Lapu-Lapu's forces in the Battle of Mactan, and the departure of what was left of Magellan's fleet from the islands. So ito, itong account ni Pigafetta, eh talagang magtutungo sa atin sa kung ano ba yung ito yung magtutungo sa atin yung unang pag land ni Magellan sa Pilipinas, yung naging pakikitungo ni Magellan sa mga local leaders, sa mga datu-datu or sa mga kung sino man ang namumuno, ano, okay, at ang kanyang pagkamatay sa kamay ni Lapu-Lapu noong digmaan. Ito yung tatawag nating Battle of Mactan. Okay? Iyan. So, examining the document reveals several insights not just in the character of the Philippines during the pre-colonial period but also on how the fresh eyes of the Europeans regard a deeply unfamiliar terrain, environment, people, and culture. Locating Pigafetta's account in the context of its writing warrants a familiarity on the dominant frame in mind in the age of exploration which pervaded Europe in the 15th and 16th century. Okay? So, sa pag-i-examine ng dokumento ni Pigafetta, eh, hindi lang natin basta malalaman kung ano bang katangian ng Pilipinas. Kung ang Pilipinas ba'y madaming niyugan, kung maraming iba't ibang uri ng herbs, prutas. Okay? So, hindi lang yun yung makikita or mauunawaan natin sa pag-i-examine ng dokumento ni Pigafetta. Maunawaan din natin kung gaano ba naging attractive yung para sa mga Europeans yung ating bansa. Okay? Okay? So take note, ang pag sinabi natin pre-colonial hindi pa nasasakop, ibig sabihin napaka sariwa pa. Napaka sariwa, napaka ganda pa ng ating bansa noon. Kumbaga, eh, maituring natin parang isang Eden, isang paradise. Ano? Okay. So, parang talagang ikaw na nasa isang, nakatira sa isang parang nakakaangat na bansa at nakapunta ka sa isang parang isla. Siyempre, talagang at nalaman mong napakaraming kayamanan dito, likas na yaman, paano nga ba hindi ka ma-attract? Diba? Okay. So, students of history sinasabi need to realize the primary sources used in the subsequent written histories depart from certain perspectives. Thus, Pigafetta's account is also written from the perspective of Pigafetta himself and was a product of the context of its production. Okay? So, yan. Kayo mga bilang estudyante, syempre, yung mga gawa ni Pigafetta, yung kanyang mga isinulat, syempre, galing sa kanyang perspektibo. Okay? So, kahit na nakasaad dyan yung mga pangyayari, it doesn't mean na, na kung ano yung isinulat na Pigafetta, ay totoo na. Eh, maaaring meron siyang sariling motibo. Okay? Meron siyang isinulat na opinion niya lamang or base sa kanyang paglalarawan, ngunit hindi akma dun sa kung ano ba yung
katotohanan. Okay? Eh, kaya tayo mga students, tayong mga mag-aaral, eh, maging mapanuri. Okay? Eh, and it is a product of the context of its production. Okay? So, malay nyo, merong dahilan kung bakit niya isinulat yung bagay na yun, eh, bakit niya inilahad or isinaad yung statement na yun sa kanyang isinulat. Okay? So, maaaring may mga intention or motibo. Okay? Kumbaga, eh, hindi natural. Okay? So, ito yung tinatawag nating internal criticism. Okay? So, the first voyage around the world by Magellan was published after Pigafetta returned to Italy. Okay? So, nung pagbalik ni Magellan at Pigafetta sa Italy, eh, dito na i-published yung libro na First Voyage Around the World by Magellan. Okay. And for this chapter, we will focus on the chronicles of Antonio Pigafetta as he wrote his first-hand observation and general impression of the Far East, including their experiences in Visayas. All right. So, in Pigafetta's account, their fleet reached what he called the Landron Island or the Island of the Thieves. Okay, nandito na tayo sa pag-aaral na kung saan aalamin na natin, i-analyze na natin mismo yung isinulat ni Pigafetta. Okay? Ito yung mismong nakasulat. Basahin natin. Unang-una, he recounted, okay, these people have no arms but use sticks which have a fish bone at the end. They are poor but ingenious and great thieves, and for the sake of what we call these three islands of Landrone Islands. Okay. So, ito yung isa sa mga nakasaad sa Pigafetta's account. Ano? Sa account ni Pigafetta. Okay. Sina nakalahad doon na ang mga tao daw ay walang kamay. Ano ibig sabihin ng walang kamay? Eh, lahat naman tayo may kamay. Ang ibig sabihin dito, okay, they have no arms but they use sticks. Okay, which have a fishbone. Eh, ano ba yung inilalarawan dito? Okay, dito tayo magkakaroon ng ideya. Yung uri ng pamumuhay na meron ang mga tao noon. Eh, kaya nga kung yung makikita natin sa libro ng, 'di ba, nung grade 1 tayo, yung libro sa AP, Araling Panlipunan, eh kung pag-aaralan natin doon yung mga sinaunang pamumuhay, eh makikita natin doon yung mga larawan na kung saan mga katutubo na may hawak na sibat. Ang tawag ba doon ay sibat? Okay, na kung saan yun na ginagamit nila upang manghuli ng isda. So, ayan yung, kaya nagkaroon tayo ng ideya kung ano ba yung uri ng pamumuhay noon. Okay? Yan. Dahil sa Pigafetta's account. Diba? So, malaki yung impact ng salita ng ginawa ni Pigafetta. Eh kasi kung ito yung pinagbabasehan natin na kung anong meron ng pre-colonial period, eh dito tayo magre-rely at wala nang iba pa. Okay? Okay, kasi ito na yung pinakamalapit sa katotohanan. Okay? Yan. Okay. So, totoo nga ba na gumagamit ng sticks ang mga katutubo noon sa panghuli ng isda? Okay, kasi ayan yung nakalahat sa account ni Pigafetta. Alright? Okay. So, ito pa yung... Okay, the Landrone Islands is presently known as the Marianas Islands. These islands are located south-southeast of Japan, west-southwest of Hawaii, north of New Guinea, and east of Philippines. 10 days after they reached Landrone Island, Pigafetta reported that they reached what Pigafetta called the Isle of Zamal, now Samar, but Magellan decided to land in another uninhabited island for greater security where they can rest for a few days. Pigafetta recounted that after 2 days, March 18,
9 men came to the land, showed joy and eagerness in seeing them. Magellan realized that the men are reasonable and welcomed them with food, drinks, and gifts. In turn, the natives gave them fish, palm wine, and 2 cocos. Yan. So the natives also gave them rice, cocos, and other food supplies. Pigapetta detailed in amazement and fascination the palm tree which bore fruits called coco and wine. Yan. Ay, ano ba tinatawag na coco? Yung niyog, di ba? Talagang dito talagang na culture shock o kumbaga talagang na surprise si Magellan kung gaano ka kung gaano kabait ang mga taong ito, mga katutubong ito. At talagang galak na galak sila galak na galak ang mga katutubo na nagkaroon ng ibang pagmumukha na dumating sa kanilang isla. Ano? At nagkaroon nga ng pagbibigayan. Ano? Napakagandang relasyon. Okay, ito ay base sa account pa rin ni Pigapetta. Okay? Iyan. So, and sabi dito, Coco, ayun yung, he also described what seemed like a coconut. Okay? Iyan. So, his description reads, this palm produces a fruit named Coco, which is as large as the head of thereabouts. It first has its green. Ayan, kung babasahin natin ng buo ito, talagang magkakaroon tayo ng ideya na talagang malaki ang ginampanan ng buko or ng niyog sa pamumuhay ng mga katutubo noon. Okay? At talagang bago pa tayo masakop ng mga dayuhan, talagang naririyan na ang niyog or buko bilang isa sa pangunahing pagkain. Hindi lamang actually pagkain. Kasi nga alam natin na maraming makukuhang benepisyo. Marami tayong makukuhang benepisyo sa niyog. Diba? At napakasustansyang pagkain din niya. Okay? Iyan. Alright. So, iyan yung isa sa mga nakalahad sa account ni Pigapetta. Okay? So, Pigapetta characterized the people as very familiar and friendly. Ayan. Sinasabi dito ni Pigapetta no, na noon pa man daw, talagang napaka-friendly na natin ng mga lokal, ano, ng mga ninuno natin. Itawagin nating ninuno ang mga katutubo natin. Okay? And willingly show them different islands and the names of these islands. Okay? Talagang ang kung iisipin natin, ang mga ninuno natin ay talagang mga mangmang. Okay? Bakit ko nasabing mangmang? Talagang napaka-friendly natin. Talagang gusto nating i-showcase, ipakita kung ano yung iba't iba pang isla dito sa bansa natin. Okay? Without knowing na itong mga taong ito ay maaaring magkaroon ng ideya kung gaano kaganda mga lugar na ito at magkaroon sila ng interest na nasakupin. Di ba? Kasi ang mga katutubo natin noon, mga ninuno, wala pang makaalam-alam sa mga bagay na yun. Kumbagay tayo mga mangmang. Ano? Okay. Kaya siguro tayo ay may mga panahon na talagang tayo ay nasakop. Kasi noon tayo ay mga mangmang tayo. Kumbaga hindi ko, kumbaga para lang i-describe sa inyo kung gaano tayo walang kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Ano? Okay. So the fleet went to Humono Island, Homonhon, and there they found what Pigapetta referred to as the watering place of good signs. It is in this place where Pigapetta wrote that they found the first signs of gold in the island. Yan, talaga namang bakit natin masasabing mayaman sa likas na yaman na Pilipinas? Kasi according dito kay Pigapetta, dito sila nakatuklas ng mga, kumbaga talagang masasabi nilang may mga gold talaga sa isla.
Okay? So they named the island with the nearby islands of as the archipelago of St. Lazarus. So they left the island. Then on March 25th, Pigafetta recounted that they saw two balangay, a long boat full of people in Mazaba, Mazawa. Ayan. So dito sila nagkita ng yung tinatawag natin bangka sa panahon ngayon. Okay? Ang tawag nila dati ay balangay yan. Eh, saan ba nagsimula yung konsepto na yan? Yung tinatawag natin balangay. Dito rin sa isinulat ni Pigapetta. Okay, kaya nagkaroon tayo ng ideya na ang tawag sa bangka noon ay balangay eh, dahil sa paglalarawan ni Pigapetta. Eh, ano ba ang balangay? Ayan, it is a long boat full of people. Okay. So the leader who Pigafetta referred to as the King of Balangha or Balangay sent his men to the ship of Magellan. So the Europeans entertained these men and gave them gifts. When the King of the Balangay offered to give Magellan a bar of gold and a chest of ginger, Magellan declined. Okay? So Magellan sent the interpreter to the king and asked for money for the needs of his ships and expressed that he came into islands as a friend and not as an enemy. So the king responded by giving Magellan the needed provisions of food of Chinaware. So Magellan exchanged gifts of robes in Turkish fashion, red cup, and gave the people knives and mirrors. The two then expressed their desire to become brothers. Magellan also boasted of his men in armor who cannot be struck his swords and daggers. Yan, kung makikita natin dito, talagang maunawaan natin na talagang napakaganda ng relasyon ano ni you know ni Magellan sa mga local. Okay, eh nagkakaroon actually ng magandang relasyon, nagkakaroon ng magandang conversation, nagkakaroon ng magandang pakikipagpalitan ng mga bagay-bagay sa isa na wala siya. Okay, so ganun yung naging paglalarawan ni Pigafetta. Okay, so the king was fascinated and remarked that men in such armor can be worth 100 of his men's. Okay, Magellan further showed the king his other weapons. Okay, helmets and artilleries. Talagang pinakita pa ni Magellan yung kanyang iba't ibang mga weapons. Parang pinakita niya na ito yung meron kami, nawala kayo. Okay, kumbaga parang gusto niya lang i-showcase o i-share yung mga bagay na wala yung mga katutubo natin. Ano? Na syempre na maaari din nilang i-share. So Magellan also shared with the king his charts and maps and shared how they found the islands. Okay, pinakita din aside doon sa weapons, helmets, at ano pang mga kagamitan na meron si Magellan, ay pinakita din naman ni Magellan yung mapa. Okay, yung mapa na meron sila, kaya nila natuntun yung islang ito. Okay? Iyan. So, syempre kung ikaw ay isa sa mga katutubo, ikaw ay mamamangha. Meron palang mapa. Ano? Okay, para mas mapadali yung pagpunta sa isang isla, sa isang lugar. Okay, yan. And after a few days, Magellan was introduced to the king's brother who was also a king of another island. So they went to the island and Pigafetta reported that they saw mines and gold. Yan. So talagang sabi ni Pigafetta, nagkita talaga sila ng mga ano, mina ng ginto. And yung ginto, it was abundant that parts of the ship and of the house of the second king were made of gold. Okay, Pigafetta described this king as the most handsome of all the men that he saw in this place. He was also adorned with silk and gold accessories like a golden dagger which he carries with him in a wooden polished sheath. Talaga namang kaya nakakapagtaka na talagang noon pala talaga ay napakaraming ginto. Kung totoo man yung sinasabi ni Pigafetta sa mga paglalarawang ito, talagang nasa na yung gintong iyon? Kung ating tatanungin, di ba? Okay, this king is named Rahakulambu, King of Zuluan and Kalagan.
Butuan, and Caragual, and the first king was Raja Siago. So on March 31st, which happened to be Easter Sunday, Magellan ordered the chaplain to say a mass by the shore. Ayan. So ito pala ay sinarah Kulambu, King Zuluan. Ayan. And Calagan. Okay, the first king was Raja Siago. So ito yung mga hari ano na na-meet or na nakatagpo ni Magellan. Okay. So, at ano ba yung inutos ni Magellan? Magellan ordered the chaplain to say a mass by the shore. Okay. Eh, nung mga panahong ito, eh, wala namang kaalam-alam na mga misa ang mga ninuno natin. Okay? Walang relihiyon. Kumbaga, nung mga panahon ngayon, sinasamba natin, eh, mga na sinasamba natin ay kung ano yung nakikita natin sa kalikasan katulad ng mountain, ng dagat, ng mga bato, ng kalangitan. Ayan yung mga sinasamba natin. Ngunit na dumating si Magellan, eh dito na nagkaroon ng konsepto ng relihiyon. At ang unang nangyari, eh, yan nga, si Magellan ay nag-utos na magkaroon ng misa. Okay. Nang sa pag-utos nga ni Magellan, eh narinig ng hari ang plano ni Magellan ito. At ang ginawa, he sent two dead pigs and attended the mass with the other king. Okay, mababait itong mga haring ito. Eh, imagine nyo, eh, sila ay umattend ng misa. Okay, misa na kung saan si Magellan na hindi nila kilala, hindi nila lubos na kilala, sila ay nakipag, kumbaga, nagkaroon ng alliance. Ano? Okay. Pigapetta reported that both kings participated in the mass. Okay, napakabait pala ng dalawang haring ito. Ano? Dahil talagang sila ay nakipag alliance kay Magellan sa pamamagitan ng pag-participate sa misa. Okay? Okay, ang sabi na Pigapetta sa mismong kanyang sinulat, when the offertory of the mass came, the two kings went to kiss the cross like us, but they offered nothing. And the elevation of the body of our Lord, they were kneeling like us and adored our Lord with joined hands. So after the mass, okay, pagkatapos nga ng misa, si Magellan, inutos niya that the cross be brought with nails and crown in place. Magellan explained that the cross, the nail, and the crown were the signs of his emperor, and that he was ordered to plant it in the places that he will reach. So Magellan further explained that the cross will be beneficial for their people because once other Spaniards saw this cross, then they would know that they have been in this land and would not cause them troubles. And any person who might be held captives by them will be released. Ayan. Sinabi ni Magellan na napaka-beneficial ng mga cross na ito na itanim sa bawat lugar nila. Bakit? Eh kasi kapag may mga ibang Spaniards, may ibang grupo ng Espanyol na nakita yung cross na iyon, ibig sabihin nun, hindi sila gagawa ng anumang gulo. Kumbaga it is a sign that this place have been landed by their companion. Okay? Yan. Okay. So the king concurred and allowed for the cross to be planted. So itong mga haring ito, okay, yung ating mga ninuno, itong mga hari na namumuno sa ating mga lugar noon, they allowed, okay, the cross to be planted. So napakabait. So this mass will go down in history as the first mass in the Philippines. Okay, and the cross will be famed. Magellan's cross is still preserved at present today. Yan. Okay. At itong misang ito, ito yung sinasabi nating naging unang misa sa Pilipinas. Okay. Alright. Kung totoo man yung inilarawan or sinabi na pegapetang ito, ito na talaga yung unang naging misa sa Pilipinas. Okay. With the presence of the two kings and Magellan.
Okay, iyan. So, kung okay sa puntong ito, yung talagang may isip natin, napakaganda talaga ng relasyon ni Magellan sa mga hari natin noon. Diba? Okay. Kumbaga sa puntang ito, napakaganda. Bakit nga ba napakasama na tingin natin kay Magellan? Okay. Kasi kung maaring bago mo pa pag-aralan ito, masama na tingin mo sa Magellan dahil sa mga narinig mo na si Magellan ay pumatay, ang pumatay kay Lapu-Lapu, di ba? Okay, sino ba si Lapu-Lapu? Si Lapu-Lapu ay isang Pilipino. Okay, bakit pinatay ni Magellan si Lapu-Lapu? Ay itong si Magellan, napakagandang relasyon sa mga Pilipino. Bakit nga ba? Okay, alamin natin. So after 7 days, Magellan and his men decided to move and look for islands where they can acquire more supplies and provisions. So they learned of the islands Ceylon or Leyte sa panahon ngayon, Bohol and Subu or Cebu, and intended to go there. So yan. Okay? So dahil sa pangangailangan ng iba't iba pang supplies ni Magellan at ng kanyang mga kasama, nagtungo sila sa Leyte, okay, Ceylon kung tawagin noon, at Zubu na Cebu kung Cebu kung tawagin ngayon. Si Raja Colombo naman nagbigay at talagang napakabait ni Raja Colombo at nag-offer pa siya na to pilot them in going to Cebu, the largest and the richest of the islands. Ayan, so by April 7th of the same year, Magellan and his men reached the port of Cebu. The king of Cebu, through Magellan's interpreter, demanded that they pay tribute as it was customary, but Magellan refused. Ayan, kung maintindihan natin, talagang itong si Magellan ang layunin lang niya ay makita yung iba't ibang uri ng lugar na meron dito sa Pinas. Kumbaga, wala pa sa ideya natin na parang si Magellan ay hindi gagawa ng anumang kasamaan na lusubin or kung anuman i-colonize ang isang lugar, 'di ba? Okay. Magellan said that he was a captain of a king himself and thus would not pay tribute to other kings. Okay? So, Magellan's interpreter explained to the king of Cebu that Magellan's king was the emperor of a great empire and that it would do them better to make friends with them than to forge enmity. Okay. So, the king of Cebu consulted his council. By the next day, Magellan's men and the king of Cebu, together with other principal men of Cebu, met in an open space. There, the king offered a bit of his land and demanded that Magellan to do the same. Pigapetta recounts. Then the king said that he was content, and as a greater sign of affection, he sent him a little of his blood from his right arm, and he wished he should do the like. Our people answered that he would do it. Besides that, he said that all the captains he came to his country had been accustomed to make a present to him, and he to them. And therefore, they should ask their captain if he would observe the custom. Our people answered that he would. But as the king wished to keep up the custom, let him begin and make a present, and then the captain would do his duty. Okay. So, ayan yung naging conversation or kumbaga ano yung naging paglalarawan ni Pigapetta sa pagitan ng King of Cebu at ni Magellan. Okay? So, parang ma-imagine natin kung gaano ba talaga nagkakaroon ng magandang relasyon ano si Magellan okay sa mga hari okay na sa mga hari noon. Okay, so the following day Magellan spoke before the people of Cebu about peace and God. Pigapetta reported that the people took pleasure in Magellan's speech. Magellan then asked the people who would succeed the king after his reign, and the people responded that the eldest child of the king, who happened to be a daughter, would be the next in line. Pigapetta also related how the people talk about how at old age parents are no longer taken into account and had to follow the orders of their children as the new leaders of the land. Yan. So dito rin natin maunawaan yung konsepto ng kung sino ba yung susunod na magiging hari. Okay? So, noon pa man, talagang kung sino yung anak ng hari, siya na yung susunod. Okay? Okay, noon ay, kumbaga,
Hindi katulad ngayon na by votation. Okay, kung sino ang iboboto ng nakararami, siya na yung magiging sunod na pinuno. Hindi. Okay, noon ay talagang bilang hari, ano, bilang hari at reyna ang namumuno noon. Kung sino yung anak by blood, eh siya yung susunod na mamumuno. So Magellan responded to this by saying that his faith entails children to render honor and obedience to their mother and father. So Magellan preached about their faith further and people were reportedly convinced. Pigafetta wrote that their men were overjoyed, saying that the people wished to become Christians through their free will and not because they were forced or intimidated. So dito na nagsimula yung pag-preach ni Magellan about the religion. Okay? So alam natin na si Magellan, okay, na isang Spanyol, ang nagwaksi or kumbaga eh, what is the right term? Ano ba yung tamang ano ba yung tamang word? Okay, nagpalaganap. Okay, that is the right word. Nagpalaganap ng Kristyanismo. Okay? At marami namang mga katutubo ang naengganyo at na-evangelize. Okay? So on the 14th of April, the people gathered with the king and the other principal men of the islands. Magellan spoke to the king and encouraged him to be a good Christian by burning all the idols and worship the cross instead. So the king of Cebu was then baptized as a Christian. Okay. So ano ba yung paraan ng pagsamba natin noon? Tayo ay sumasamba sa mga ano, idols. Okay, ay mga bagay-bagay sa mga anito, 'di ba? Okay, nung dumating si Magellan, dito na nagkaroon ng konsepto ng relihiyon. Ito yung tinatawag natin Christianismo. At ito nga yung mismong sinulat ni Pigafetta. To that the king and all his people answered that they would obey the commands of the captain and do all that he told them. The captain took the king by the hand and they walked about on the scaffolding. And when he was baptized, he said that he would name his Don Charles as the emperor his sovereign was named. And he named that prince Don Fernando after the brother of the emperor and the king of Mazaba, Jehan. To the Moor, he gave the name of Christopher and to the others each a name of his fancy. Okay. So after 8 days, Pigafetta counted that all of the island's inhabitants were already baptized. Okay. So imagine nyo, sa ilang araw lamang sa loob ng 1 linggo at to be specific sa loob ng 8 araw sa halos lahat ng inhabitan ng mga tao ay nabaptismuhan. Okay? He admitted that they burned a village down for obeying neither the king nor Magellan. Okay, so the mass started to be conducted by the shore every day. When the queen came to mass one day, Magellan gave her an image of the infant Jesus made by Pigafetta himself. Okay, dito na nagkaroon ng larawan ni Jesus. So the king of Cebu swore that he would always be faithful to Magellan. When Magellan reiterated that all the newly baptized Christians need to burn their idols, but the natives gave excuses, telling Magellan that they needed the idols to heal a sick man who was a relative to the king. So Magellan insisted that they should instead put their faith in Jesus Christ. Yan. So talagang nag-preach na naman si Magellan na huwag nyong gamitin yung mga bagay na meron kayo para lang mapagaling ang isang tao. Okay? So you should put your faith in Jesus Christ. Okay? So they went to the sick man and baptized him. After the baptismal, Pigafetta recorded that the monk was able to speak again. Yan. At ito nga itinawag nilang miracle. Okay. At kapag merong himala, eh syempre, eh, maraming tao ang maiingganyo. At dito na nga nagsimula na mga tao ay nahikayat na magpabaptismo at layuan yung mga dating nakaugalian nila na nasambahin ng mga idols or yung mga tinatawag natin mga ani-anito. Okay? Yan. So on the 26th of April, Zula, a principal man from the island of Mactan, went to see Magellan and asked him for a boat full of men so that he would be able to fight the chief's names Lapu-Lapu. Okay, si Lapu-Lapu. Such chief, according to Zula, refused to obey the king and was also preventing him from doing so.
Magellan offered 3 boats instead and expressed his desire to go to Mactan himself to fight the said chief. To Magellan's forces arrived in Mactan in daylight. They numbered 49 in total, and the islanders of Mactan were estimated to number 1,500. The battle began. Alright, so ano yung nangyari? Ano yung nangyari? Ang nangyari, may lumapit kay Magellan na nahingi ng tulong na nahingi ng tulong. Ano ba yung tulong? Gusto kasi ng taong ito na magkaroon ng madaming tao, ng kumbaga ay soldiers, at ng boat, ng bangka na full of men, para lang labanan itong tinatawag nilang Silapu-Lapu. Okay? Itong si Magellan, inoffer niya ang kanyang sarili na siya na mismo ang pupunta sa lugar na kung saan nandun Silapu-Lapu. At siya na mismo ang makikipagtunggali. Okay? At ang nangyari nga, nangyari na ang pinaka important event. Okay. Sa period na ito. Okay? So, sinabi ni Pagapeta sa kanyang sinulat, iyan. When we reached land, we found the islanders 1,500 in number, drawn up in 3 squadrons. They came down upon us with terrible shouts, 2 squadrons attacking us on the flanks and the third in front. The captain then divided his men in 2 bands. Our musketeers and crossbowmen fired for half an hour from a distance but did nothing, since the bullets and the arrows, though they passed through their shields made of thin wood and perhaps wounded their arms, and yet did not stop them. The captain shouted not to fire, but he wasn't listened to. The islanders, seeing that the shots of our guns did them little or no harm, would not retire, but shouted more loudly and springing from one side to the other to avoid our shots. They at the same time drew near to us, drawing arrows, javelins, spears hardened in fire, stones, and even mad, so that we could hardly defend ourselves. Some of them cast lances pointed with iron at the captain general. So ayan yung sinulat ni Pigapetta. At ang pinakamalungkot na nangyari, Magellan died in the battle. Namatay po para po sa kaalaman ng lahat. Okay. Namatay po si Magellan sa hindi inaasang pangyayari. Namatay si Magellan dahil sa kanyang pagkukusa, sa kanyang voluntarily na siya na yung lumaban kay Lapu-Lapu. Okay? Yan. So the natives, perceiving that the bodies of the enemies were protected with armors, aimed for their legs instead. So Magellan was pierced with a poisoned arrow in his right leg. Ano po yung naging sanhi ng pagkamatay ni Magellan? So, siya po ay napana sa kanyang right leg, sa kanyang hita, kanang hita, na yung arrow na ginamit ay ayun pala ay poisonous at may lason. A few of their men charged at the natives and tried to intimidate them by burning an entire village, but this only enraged the natives further. Magellan was specifically targeted because the natives knew he was the captain general. Okay, talagang nagalit tong mga natives na ito, itong mga under ni Lapu-Lapu, kaya ang ginawa ng mga katutubo ay talagang tinarget nila si Magellan kasi alam nilang si Magellan ang kapitan or captain general. So Magellan was hit with a lance in the face. Okay. So Magellan retaliated and first the same native with his lance in the breast and tried to draw his sword but could not lift it because of his wounded arm. So seeing that the captain has already deteriorated, more natives came to attack him. Talagang nung nakitang mahina na si Magellan, talagang lumusog pa yung mga ibang natives to attack Magellan. At in the end, naging malungkot at nakakatakot yung naging pagkamatay ni Magellan because of what happened to him. Kasi lusubin ka diba ng napakaraming tao na may mga iba't ibang armas. Talagang ano ba mangyayari sa katawan mo? Diba? Okay. Magkakalusag-lusog. One native with a great sword delivered a blow in Magellan's left leg, brought him face down, and the natives ceaselessly attacked Magellan with lances, swords, and even with their bare hands. Pigapetta recounted the last moments of Magellan. Ito yung sabi niya, Pigapetta. Whilst the Indians were thus overpowering him, several times he turned round
towards us to see if we were all in safety, as though his obstinate fight had no other object than to give an opportunity for the retreat of his men. So Pigafetta also said that the king of Cebu, who was baptized, could have sent help, but Magellan instructed him not to join the battle and stay in Balangay so that he would see how they fight. Ayun. So, naging mayabang pala si Magellan. Ang nangyari, naging mayabang si Magellan kasi ang gusto lang ni Magellan ay, huwag nyo na kaming tutulungan. Okay? Panoorin nyo kung paano kami lumaban. Okay, but in the end, okay, so Magellan died and they lost the battle. They lost the battle. So the king offered the people Mactan gifts of any value and amount in exchange of Magellan's body, but the chief refused. Okay, they wanted to keep Magellan's body as a memento, their victory. Ano pong nangyari dun sa katawan ni Magellan? Ang naging katawan ni Magellan ay talagang nasa kumbaga, eh, hindi nila pakakawalan yung katawan ni Magellan kasi ayun yung naging simbolo ng pagkapanalo nila. Okay, yan. So Magellan's men elected Duarte Barbosa as the new captain. Okay, kung kayo po itatanungin, okay, bakit po kaya si Duarte Barbosa ang naging captain kapalit na Magellan? Okay, maaring siya ay naging isa sa kaibigan ni Magellan na kinakitaan ng pagkakaroon ng leadership. So Pigafetta also told how Magellan's slave and interpreter named Henry betrayed them and told the king of Cebu that they intend to leave as quickly as possible. Okay, so sa pagkakataong ito, mayroon ng na pagbibetray. Ano? Okay, sa pagitan nila. So uso na pala noon ang betrayal. So Pigafetta alleged that the slave told the king that if he followed the slave's advice, that the king could acquire ships and the goods of Magellan's fleet. So the two conspired and betrayed that was left of Magellan's men. The king invited his men to gathering where he said he would present the jewels that he would send for the king of Spain. So Pigafetta wasn't able to join the 24 men who attended because he was nursing his battle wounds. It was only a short time when he heard cries of lamentations. The natives had slain all of the men except the interpreter and the one surgeon who was already wounded. So Serrano was presented and shouted all the men in the ship, asking them to pay ransom so he would be spared. However, the refuse and would not allow anyone to go to the shore. The fleet departed and abandoned Serrano. They left Cebu and continued their journey around the world. So yun ang nangyari. Ngayon, ito na yung pinakamahalagang yugto ng pag-aaral na ito. Okay, analysis of Pigafetta's Chronicle. Okay, so hindi nga natin maitatanggi na it is one of the most cited documents by historians who wish to study the pre-colonial Philippines. Eh, kasi malaman yung pagkakalahad. Okay, malaman yung pagkakalahad na ibinibigay. Malaman yung pagkakalahad na ibinibigay ni Pigafetta sa kanyang mga sinulat. Okay, about anong meron noong pre-colonial period. Okay? As one of the earliest written accounts, Pigafetta was in a credible source for period which was prior unchronicled and undocumented. Moreover, being the earliest detailed documentation, it was believed that Pigafetta's writing account for the purest pre-colonial society. Indeed, Pigafetta's work is great importance in the study and writing of Philippine history. Nevertheless, there needs to have no one's reading of the source within a contextual background. Ayun. Kaya nga sinasabing, pinahalagahan natin yung gawa ni Pigafetta kasi malaman yung kanyang paglalarawan. Okay? At kumbaga ay parang walang halong hindi basta fantasy, hindi basta fiction yung mababasa natin. Okay? Alright. Bagaman, kailangan pa rin natin ng pag-aral. Okay? So now, a student of history should recognize certain biases accompanying the author and his identity, loyalties, and the circumstances that he was in and how it affected the text that he produced. So in the case of Pigafetta, the reader needs to understand that he was a chronicler commissioned by the King of Spain to accompany and document a voyage intended to expand the Spanish Empire. He was also a noble descent who came from a rich family in Italy. Yan.
internal criticism natin. Okay? Kailangan parang doon sa pagiging sabihin natin na si Pagepeta ay isang mayamang Espanyol na nanggaling sa isang rich family. Okay? So, maaaring yung kanyang mga isinulat ay may halong kanyang kumbaga paano na masasabi, 'di ba? Kasi yung mga paglalarawan na ibinigay niya, ang mga native bagaman doon sa unang part, ang mga native ay mabubuti, but doon at the end, ang mga native ay naging nakakatakot, okay? At nagkaroon ng paglalarawan na kung saan ang mga Pilipino ay may ganong uri ng katangian. Talagang nakakatakot, no? Okay? Iyon. So, yun yung kailangan nating alamin. Siyempre, i-balance natin, ano? Okay, kasi maaari yung mga binabasa natin, ayun pala, may intention o sino man nagsulat niyan. So, this attributes influences narrative, his selection of details to be included in the text, his characterization of the people and of the species that he encountered, and his interpretation retelling of the events. Being a scholar of cartography and geography, Pigapetta was able to give details on geography and climate of the places that their voyage has reached. So, in reading this description of the people, according to sa account ni Pigapetta, one has to keep in mind that he was coming from a 16th century European perspective. Hence, the reader might notice how Pigapetta, whether implicitly or explicitly, regarded the indigenous belief systems and way of life as inferior to the Christianity and of the Europeans. He would always remark on the nakedness of the natives, on how he was fascinated by their exotic culture. So Pigafetta also noticeably emphasized the natives' amazement and illiteracy to the European artillery, merchandise, other goods, and etc. Iyan. So di naunawaan din natin dito na talagang ang mga natives ay talagang amazed sa mga bagay na ipinakita ng Magellan, di ba? Okay, at itong mga ninuno naman natin, na-amaze din sa kung anong meron ng mga si Magellan. Okay, his observation assessments of the indigenous cultures employed the European standards. Hence, when they saw indigenous attires of the natives, Pigafetta saw them as being naked. Because from the European standpoint, they were wearing fewer clothes in that. The Pigafetta's perspective was too narrow to realize that such attire was only appropriate to the tropical climate of the islands. The same was true for materials that the natives used for their houses, like palm and bamboo. These materials would let more air come through the house and compensate for the hot climate in the islands. And it should be understood that such observations rooted from the context of Pigafetta and of his era, Europe, for example, was dominated by the Holy Roman Empire, whose loyalty and purpose was the domination of the Catholic Church all over the world. Hence, other belief systems different from that of Christianity were perceived to blasphemous and barbaric, even demonic. Alright. So, yun, doon nagtatapos yung ating, actually, ang pinaka-essence lang or yung mahalagang kailangan nating malaman dito yung naging paglalarawan ni Magellan, ano yung naging paglalarawan bin ni Pigafetta, para sa inyo. Okay, para sa inyo ay sapat na ba para alamin kung ano bang meron talaga noong pre-colonial period. Okay, kung yung bang kanyang mga ilalahad sa kanyang chronicles ay tunay. Okay. Okay, so yun yung katanungan na maaari nating mabuo. Okay? At tayo ba ay sumasang-ayon? Kung tayo ba ay sumasang-ayon? At kung hindi pa tayo sumasang-ayon, okay, so it will lead us to more research activities na kung talagang gusto nating magbigay pa ng mas detalyadong paglalarawan or pagpapaliwanag. So kung ano ba ang meron noong pre-colonial period. Okay, but in general, yung gawa ni Pigafetta, this Pigafetta's account, ay napakalaking tulong para maunawaan na kung hindi man sapat, hindi man yun yung mismong katotohanan, nagkaroon tayo ng basehan, nagkaroon tayo ng brief or basic understanding, okay, about what Philippine has before, okay, bago pa tayo masakop ng mga dayuhan. Okay, so yun.
Okay, so salamat po sa panonood at ito na po, dito na po nagtatapos yung chapter 2 natin. Okay, anyway, hindi po tayo nagtatapos sa puntong ito kasi meron pa po tayong account na pag-aaralan. So ito yung account ni Pegapeto, yung mga sunod na account, ayan ay pag-aaralan natin sa mga susunod na aralin. Okay, salamat. Okay, and huwag niyong kakalimutan to subscribe at manood pa ng mga video upang makapag-upload po tayo ng mga content na tulad nito.